Ano nga ba ang differential opportunity theory? Yan ang ating pag-uusapan ngayong araw dito lamang sa RCJ4TV. At kung bago ka pa lang sa channel na ito, ay mag-subscribe ka na para isa ka na kaagad sa mga unang makakapanood sa tuwing may bago akong uploads. So hindi na natin ito patatagalin pa at umpisahan na natin. Okay, let's start! Differential opportunity theory. Ang theory na ito ay ginawa nila Richard Cloward and Lloyd Olins. Sila ay mga criminologist noong 1960 na gumawa ng pag-aaral tungkol sa tanong na bakit nga ba may mga kabataang nakakagawa ng krimen at mas pinili ang mabuhay sa ganitong paraan sa halip na ipagpatuloy ang buhay sa legal at tamang paraan. Ang dalawang criminologist na sina Cloward at Olins ay sobrang nag-aalala sa sitwasyong nakakagawa ng krimen ang mga kabataan. Para sa kanilang dalawa, ang mga oportunidad ay isang malaking faktor at pinakapinagbasehan nila sa tanong na kung bakit nakagagawa ng krimen ang mga kabataan. At dito nila nabuo ang konsepto ng differential opportunity theory. So ano nga ba ang nilalaman ng theory na ito? Ang theory na ito ay isang klase ng strain theory na kung saan ang isang tao na nasa isang mababang klase ng pamumuhay at may limitado na paggalaw ay posibleng lumihis ng landas tungo sa kriminalidad dahil sa mga sitwasyon at mga hindi inaasahang pagkakataon. Anyways, differential opportunity theory is relying to the views that lower class youths whose legitimate opportunities are limited. Some of them is joining gangs and doing illegal things until they realize to pursue criminal careers as alternative means to achieve universal success. Ayon din sa theory na ito, nakatoon sa mga limitado na mga oportunidad na pwedeng makuha ng isang individual na nasa mababang klase ng pamumuhay, ang pagkagat sa mga oportunidad upang makuha ang gusto nila kahit na alam nilang galing ito sa masama. At ang factor na ito ay maaaring maging dahilan upang lumihis sila ng landas. Ayon din sa theory na ito, mas apektado ang mga kabataang nasa lower class dahil mas mabilis silang maimpluwensyahan ng mga sitwasyon. Karaniwang kinahahantungan ng mga kabataan sa ilalim ng theory na ito ay ang pagsali sa mga gangs at paggawa ng mga krimen. And aside from that, ang mga taong lumihis ng landas sa ilalim ng theory na ito ay may purpose. Pinili nilang lumihis ng landas tungo sa kriminalidad dahil mas mabilis nilang nakukuha ang mga gusto nila at sa pagtagal nga ay kinakareer na nila ito bilang bahagi ng kanilang tagumpay. At siguro mga kaibigan, ay dito na muna matatapos ang ating maikling usapan tungkol sa differential opportunity theory. At maraming salamat po sa lahat ng mga nakapanood at mga nakinig. See you on the next episode! Kaibigan, nagustuhan mo ba ang topic na ito? Sana ay may natutunan ka ngayong araw. At kung nagustuhan mo ang video na ito ay maraming salamat sa'yo. Kung gusto mo pa ng mga videos na kagaya nito, ay mag-follow, like at share and subscribe ka lang dito sa aking channel at page upang patuloy kitang ma-notify sa tuwing may mga bago akong uploads. Hanggang dito na lang muna mga kaibigan at mag-iingat kayo palagi. At maraming salamat ulit sa inyong lahat. God bless at hanggang sa muli.